Now, we asked you earlier about the recent challenge in your life that boosted your level of self-control. Well, we're now joined by this guy who will tell us all about it. Because his self-control cannot be questioned. He is the first ever Pinoy Biggest Loser, Mr. Larry Martin. Good morning. Congratulations, Larry. Kamusta, Larry? Ako muna magtatanong. Sige. Natanggap mo na ba isang million mo? Sa kanina po yan. Sabi nga natin, sasamahan na natin. Sasamahan na natin. Kaya natapusin lang natin yung issue, kaya kinorner natin si Sir Larry. Congratulations. Kamusta? Masaya po kasi lahat ng pagtsatsaga at pagpupuro sige, natupad ko yung pangarap ko. Hindi lang po yung sa prizes, yung pagbago ng katawan ko at ugali ko po. Yun nga yung gusto kong itanong eh. Parang yung pagsali mo ba sa Biggest Loser, what was the biggest draw, kumbaga? Gusto mo bang magbago? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang sumikat? I mean, ano ba yung pinakamalaking dahilan kung bakit ka napasali? Ang dahilan po dun talaga yung sa healthy... sa yung healthy lifestyle ko, gusto kong baguhin. Okay. Kasi para po nga sa pamilya ko, lalong-lalo sa mga anak ko po. Tapos po yung surprises, hindi ko talaga expected na aabot ako sa puntong ito. Pero not a bad bonus, ha? Dahil inabot mo ang goals mo and you've been rewarded for all the hard work that you've done, di ba? Opo, opo. Mm-hmm. So you lost 101 pounds, no? 101. Pero nung nakita namin yung picture mo, parang weight mo lang yun, di ba? Parang wala lang yung weight mo sa kanya. Dapat ang goal mo, ganyan ang maging katawan mo eventually kay Paolo. Okay. Ilang taong ka na ba, Larry? 37 po. Oh, hindi pa nalalayo. Pagdating ng 40, kailangan. Pero marami na sasakit pagdating mo ng 40. Hindi, yung tinatanong ko sa kanya kasi 101 pounds. So nakita ko yung picture mo nga kanina. Parang ang malaki talaga sa iyo yung chan mo. Oh, kasi po tinatawag ako ng ano, yung parang sa English heavy drinker, ganun. Ngayon hindi ka na heavy drinker. Hindi na po. Ikaw umiinom o pa konti-konti na lang? Ano yung liquor, hindi na po talaga, ayaw ko na. Okay. Pero paano mo i-maintain yun? Kasi dati umiinom ka, malakas ka kumain. Na ang sakit ng iba kasi is pagkatapos pumayat, pwede pa akong kumain siguro ng konti kasi ang laki naman na nawala ako. Eh. Actually fairly common yata 'yan sa mga taong sumali, specifically in Biggest Loser. Yeah. While you're in the show, siyempre, bantay na bantay yung pagkain nyo, bantay na bantay yung pag-workout ninyo. Biglang palalabasin. And after you leave, biglang it's all up to you. Oh. Paano na? And this is, I think, very much related sa pinag-uusapan nating paano na yung self-control. Kasi po ganito po yun. Nung nasa loob ako ng camp, malapit na kami matapos, ang mga kwentuhan namin ganito, pag lumabas ako, kakain ulit ako ng adobo. Nasa labas na ako, nasasayang po ako sa pinagpaguran ko doon. Kaya ngayon, hindi ko na talaga. Hindi ka babalik sa dating gawi? Ay, ibig ko sabihin, kahit yung may cheat day ka, yung ngayong araw na to, kakainin ko lahat ng gusto ko, isa araw lang, sa isang linggo. Mahirap po kasi yung cheat day, kasi baka masundan ng masundan eh. Cheat week na. Kaya mapabuti po talaga, i-control mo na talaga. Pwede, wag mo na po talagang balikan. Hindi naman mo yung itsura mo doon. Wow! Tama naman yan. Try to show the video na. There you go. Yun yung picture niya. Ayan. Alam mo, dapat ngayon, magpakita ka na kay Senator Panfilo Lacson ulit. Dahil sabi mo, umalis ka ng serbisyo dahil merong crackdown si Senator Ping Lacson nung siya pa yung hepe ng PNP. Ano? Na yung waistline dapat, hanggang 30. 34. Eh, 40 ka? Palitan nga yung kayo ng waistline ni Senator Lacson. Nilinaw ko naman po kay sa lahat na ako naman po yung may kasalanan. Ako naman po yung nag-abuso. Okay. Yun po. Kaya ako na po yung nahiya. Ako po yung umalis. Oo. Mabuti naman. Mabuti. Tinatanong kasi namin ng mga viewers natin kung ano kaya may papayo mo sa kanila? Kasi ang pinag-uusapan natin today is self-control, kung paano ba pinapalakas yan. Sa mga pinagdaanan mo, ano yung mga natutunan mo? Yung talagang disiplina. Tapos, talagang kung may pagtiyaga po talaga, determinasyon. Mm-hmm. Kailangan po talaga inspirasyon. Yun. So, ano yung naging inspiration mo? Yung mga anak ko po. Kids. Na ayoko silang magaya na sa akin. Na yung dinaanan ko, yung masamang ehemplo. Eh, gusto ko, dumating yung buhay nila, talagang nagmamatsyon sila. Yung mabuting ehemplo yung makikita nila sa ama nila. Okay. Doon sa programa, Larry, ano yung pinakamahirap na kailangan mong gawin? Yung isa lang? Yung emotional transformation ko po talaga. Yan ang pinakagrabe. Yung physical po, hindi masyado dahil may background po ako. Oo. Medyo madaya ka doon, ano? Kasi police ka ka, ate.
Tapos yun nga po, kasi ako yung isa sa may, dalawa lang kang may pamilya dun po eh, si Alan Chuachu, yung taga Cebu, okay. Tapos ako. Kaya kami yung pinakamahirap na emotion. Mm. Kasi iniisip namin kung paano na kayo mga anak ko. Tulad ng may mga malalakas na ulan, alam namin bagyo yun eh. Mm-hmm. Eh dun sa aming bahain. Mm-hmm. Pero at the same time, parang napakagandang incentive yun eh, di ba? Parang on one side, parang mabigat sa damdamin niyo, sa puso niyo na nalayo kayo sa pamilya niyo. Mm-hmm. But at the same time, parang ang laking incentive nun para pagbutihin talaga. Opo. Saka hindi sumagi sa isip ko na mag-give up. Alam ko yung ginagawa ko para sa akin at para sa pamilya ko. Na alam kong natutuwa sila sa ginagawa kong pagbabago. Okay, well, lahat kami natuwa sa ginawa mo. And congratulations. Sure. Thank you very much. Thank you po. Nobody is happier than your family, Larry. Congratulations sa'yo. Alright, all the hard work. Sumama mo lang kami dito, ha? Oo. Alright, eto. Tignan natin kung ano sinabi ng mga televiewers natin. Let's now read your replies to our question of the day. We asked, what recent challenge in your life boosted your level of self-control? Now, on Twitter, Carl Joseph B. says, that event when I got sick because I did not follow the advice of my parents. Viajero 888 says,